medyo maiba tayo, pero kind of related pa rin sa issue na ito. Napansin lang ho namin mga media men and women ngayon na karamihan kasi sa mga krimen ito nangyayari sa Metro Manila. Ngayon, nung may bago na ho tayong NCRPO commander, parang dumami itong problema na ito at yung mga ganitong klaseng krimen at pati yung mga pasugalan, dumami na rin. Simula nung mapalitan si General Eliazar ni General de Bolsinas, mukhang yung ating pong ipinalit, mukhang mahina ho yata at hindi ho kaya itong mga problema nila dahil tumaas po ang bilang ng kriminalidad po dito sa Metro Manila, tapos pati mga sugalan, mukhang nagkakaproblema. Number 3 pa pala, sir, ilalapit ko na rin at reklamo na rin ng National Press Club ay yung pambabastos ni General Sinas, isang reporter ng TV Network, kamakailan, Yusek, baka pwede na pong masilip ito, sir? Ayun sa issue na yun, nabasa ko rin po yan. Sana po makakuha kami ng formal na complaint sa National Press Club para ma-erase natin to sa National Police Commission or kahit sa level lang ni OIC General Gamboa. Importante kasi formal po yung complaint. Tama. Pangalawa, gusto ko na rin sabihin na itong si General Sina sana maging open sa kanyang sarili. For instance, nakakailang Metro Manila Council meeting na kung saan lahat yung 17 mayors present pag-meeting at kanilang representative, lagi siyang imbitado, hindi pa ho siya nagpapakita mula nung umupo siyang NCRPO chief, no? Importante rin nakikipag-coordinate siya sa mga lokal na opisyalis at mandatory po yan kasi hindi niya malalaman. Baka akala niya, sir, mas mataas siya sa mga mayor o sa council. Hindi niya kailangan umaten dyan at sumunod sa mga ganyang-ganyang patakaran. Hindi kailangan siya umaten. Then, nabanggit sa akin ito, twice na raw sila ang meeting or thrice hindi pa siya umaten. Si General Elizar noon, consistent umaten. Kahit na hindi mo imbitahan at madaling araw, nag-iikot-ikot si General Elizar. Kaya, tahimik ka ang Metro Manila, in fairness, sir. Nakakatulog ko na mahimbing. Ngayon, sir, nagigising ako na alas 3. Baka may magnanakaw umakyat sa bahay namin o may akyat bahay. Alas 4, nagigising ulit ako. Parang hindi safe yung mga taga Metro Manila, Yusek. Yes, sir. Siguro, dapat makarating po ito kaya Secretary Anyo, itong pag-aasta ni General Sinas, sir. Once na makuha naman yung formal complaint, isasama ko sa agenda yun. Salamat. Sa mga MMC meeting. Importante, kilala siya ng na maging komportable ating mga lokal na opisyalis sa NCRPO chief. Alright. Nako, maraming salamat po, Yusek Epidensi ng DILG. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Thank you! Ayun, kaya naman pala. Kaya dumadami ang mga kriminal. Ha? Kaya, ano kaya sabi ko na sa'yo? Kaya hindi nakaka-ate niya na ito. Mama! Ay, Sinas! Mag-attend ka ng Metro Manila Council hearing. Kailangan dumalo ka para malaman mo ang mga problema ng bawat lungsod. Kung hindi ka mag-a-attend dyan, paano mo malalaman ang problema ng bawat bayan? Yung problema ng Quezon City is different from the problem of Manila. Yung problema ng Taguig is different from the problem of Malabon. Mag-attend ka, Sinas. Sus Mario, si Panginoong kong langit. Hindi, huwag na natin tawagan yan. Okay na itong ano lang. Si Press Club. At kaya pala, Diyos ko po, inisnab na yung mga mayor, pati yung reporter. Mahiya ka sa balas mo! Hindi ba binastos niya? Reporter ng GMA. Bastos ka! Pati mga mayor, may isnab mo si Paring Isko. Abay tarat, hintayin mo ako maging mayor. Hintayin mo ako, ha? Dadal lang kita ng tsupon para hindi na yung kamay mo buti na. Ay, Diyos Mario, sir. Ano pa ba? Ay, nasa linya na ang Vice President ng National Press Club of the Philippines, Sir Paul Gutierrez. Good morning, sir. Yes, Boss Erwin. Magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo mga tagapanood at tagapakinig. Ay, meron akong update sa iyo. Yung kaibigan natin, si De Bolsinas.
ay nagsumbong sa akin si Yusek Evidencing ng DILG. 3 times na raw nag-meeting ang Metro Manila Council of Mayors. Hindi sumisipot itong si Sinas. Ini-snub niya raw 3 times na. Kaya panawagan niya Yusek Densing sa programa ko kanina, General Sinas, mag-attend ka raw ng Metro Manila Council meeting para malaman mo ang peace and order situation ng iyong nasasakupan. Nakakalungkot naman kung ganyan ang ano, balita, Boss Erwin, hindi ba? Oo nga, eh. Dapat maalala ni General Sinas na ang magiging katulong ng NCRPO sa pagpapatupad ng peace and order sa Metro Manila. At ma-appreciate niya kung ano ba mga nangyayari sa kanyang lokalidad ay sa pamamagitan ng Metro Manila Council, Boss Erwin. Kaya nga, kung ito ay... ang sinasabi ng ating mabutihing undersecretary, opo, talagang may malaking-malaki, Boss Erwin, ang attitude problem ni ng ating kasalukuyang acting NCRPO director. Biro mo, pati mayor ini-snub niya. Kung yung reporter, binastos niya. Yung mayor ini-snub niya. How much more yung mga ordinaryong tao, Sir Paul? Baka sipain niya na sampal-sampalin niya pag nakita niya, Sir Paul. Oo nga, Boss Erwin, siguro ito ang tamang panahon, no? Itong ganitong nalaman mong detalye. Ito ang tamang panahon para kay PNPOIC Lieutenant General Archie Gamboa na bigyan ng seryosong konsiderasyon ang sitwasyon sa NCRPO, Boss Erwin. Siguro, sir, ang aking dalangin lang, simula pa nung huli tayo mag-usap ni isang araw, ay pinagsindi ko na ng kandila, malipat ito, malipat mag-regional commander sa ARMM o kaya ay somewhere doon siya sa mga directorate for kung ano man yan, directorate yan, directorate for peace and order kung merong ganon, or yung sa in charge sa banda, doon na lang siya muna. Alam mo, Boss Erwin, bukas ang proklamasyon ng ano, di ba, ng decision sa ampatuan. Ayo nga, matanong din kita diyan, sir. Ano nga reaction ninyo diyan? I mean, after 10 years, Panginoon ko, salamat sa Diyos, maglalabas na ng natapos din, Sir Paul. Kayo hong naging spearhead diyan sa National Press Club at nakatutok diyan for the past 10 years. Naalala ko si Yusek Benny Antiporda pa yung maingay diyan. Ngayon paano, sir, ano reaction ninyo hinggil dito? Bukas ibababa na ang desisyon o hatol ng korte, sir. Yes, Boss Erwin, ano, sa kahapon ay nilagyan natin ng malaking banner ang gusali ng National. Nakita ko, sir, nakita ko sa Facebook page ninyo. Boss Erwin, at ito para i-remind sa ating mga kababayan, sa gobyerno, sa publiko, na hindi tumitigil ang National Press Club sa panawagan na mabigyan ng justisya ang ating mga kasamaang nakatlang doon, ano, 32 yun. At kaugnay kay General Sina sa Boss Erwin, meron na mga inihahing petisyon ng mga media groups. Ay, ganun? Ay, sama mo na ako dyan, sir. Kung kailangan ko pumirma, pipirma ko, pati pa ako, gagamitin ko pang pirma. Hindi, kaya Boss Erwin, clarify ko lang, yung petisyon natin ay para mabigyan tayo ng access ano sa bakura ng bagong diwa. Akala ko petisyon para ma... Petisyon para ma-transfer na yung taong yan. Wala naman kasi. Napansin mo, Sir Paul, biglang sumirit yung krimen, mga kidnapping ng mga Chinese, naglipa na mga sugalan. Simula nang maupo si Sinas, hindi ko alam kung anong ginagawa ng taong na ito, kung meron ba tayong NCRPO commander. Parang ala yata. Malayong malayo kay Eliasar. Yes, Boss Erwin, alam mo, kung matatandaan natin, wala mga higit isang linggo na matatapos sa matalagang NCRPO, ay may mga nahuhuli siyang natutulog sa presinto, di ba? Sa isang surprise inspection. Pero hindi naman niya ito dinisiplina . Naalala mo rin ba yung pinagtanggol niyo pa yung mga yung sa New Bilibid, yung search and destroy, yung pagbabantay, yung mga tao niyo, may mga dalang kontrabando, pinagtanggol niya pa? Yes, Boss Erwin. So ito ay mga indikasyon, lalo na sa ating mga, alam mo, mga kriminal naman, nagbabasag nanonood din di ba? So nakikita nila na, kumbaga, medyo sabihin na natin, hindi kasing stricto ang sitwasyon ngayon sa Metro Manila, kaya siguro tumataas ang problema natin sa kriminalidad, Boss Erwin. Ayun, nako, sana talaga...
kaugnay naman dun sa petition ng mga media groups, alam mo yung promulgation bukas sa Boss Erwin, ito yung magandang, kasi siyempre magkakaroon dyan tayo ng personal na pakikiharap kay General Silas. Uh-huh. At makikita natin kung ano ba talaga ang kanyang galaw, di ba? At siguro yung mula rito ay depende kung susugan natin o hindi ang lumalaking panawagan na palitan na siya sa pwesto. Ay, mangunguna na ako dyan. Ay, susugan ko yan, napalitan na ito, sir. Kasi ala naman hong silbi, ano pa? Di ba? At saka nagkalat ng maraming mga katulad niya dyan ngayon, magpapasko. Oo nga, Boss Erwin, no? At yan ang inaalala, ang gusto nga matiyakin ng ating mga kababayan, mula sa ating pambansang pulisya na makakatapos ang kanilang holiday season ng mapayapa. Ayun. Ayun, nakalain mo yan. May petition na pala na paalisin na si Sinas. Ay. Kaya General Sinas, sabay galaw-galaw. Mario, baka matulad ka sa mga kasamahan mo dyan. Christmas pa naman ngayon, napakadami dyan. Mabenta-mabenta ngayon. Mga hapagkainan sa mga lamesa, sa mga Christmas party. Sa ating bukas, meron tayong anim. Ah, mamaya. Oh, mamaya, Christmas party, meron tayong anim. Ano, anim na Sinas, luko-luko ito. Lechon! Anim, luko-luko itong pagpasensyahan nyo na itong engine na sa tabi ko. Ano siya, kung ano mga lumalabas sa bunganga mo dyan. Lechon, anim.